siya'y purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon, ikaw ang may likha ng langit, dagat at lupa, ng buwan, araw at mga bituin, tanang nilalang sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo ay tinipon ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya po tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalukluk ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing na mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa aming pagdarasal ay inyong pagbigyan na aming makamtan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Joel. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Kailangang humanda ang mga bansa at magtungo sa kapatagan ni Josaphat. Akong Panginoon ay mauupo roon upang hatulan ang lahat ng bansa sa paligid. Ubod sila ng sama. Gapasin mo silang parang uhay sa panahon ng anihan. Ligsin mo silang parang ubas sa pisaan hanggang sa umagos ang katas. Anggaw-anggaw ang nasa kapatagan ng paghatol, sapagkat darating na ang araw ng Panginoon. Wala nang liwanag ang araw at ang buwan at hindi na kumikislap ang mga bituin. Dumadagundong ang tinig ng Panginoon mula sa bundok ng Sion, animoy kulog na nagbubuhat sa Jerusalem. Anupat nagnginginig ang lupa't langit, subalit iingatan niya ang kanyang bayan. Sa gayon, malalaman mo, Israel, na ako ang Panginoon, ang iyong Diyos. Ang aking tahanan ay ang Sion, ang banal kong burol. Lunsod kong banal ang Jerusalem. Ito'y hindi na muling masasakop ng mga dayuhan. Sa panahong iyon,
magiging panay na ang ubasan ang mga bundok. Mga bakahan ang makikita sa bawat burol. Mananagana sa tubig ang buong Huda. Dadaloy mula sa templo ang Panginoon ang isang batis na didilig sa kapatagan ng Sitim. Magiging disyerto ang Ehipto at magiging tigang ang lupain ng Edom, sapagkat sinalakay nila ang lupain ng Huda at pinatay ang mga mamamayang walang kasalanan. Ipinaghihiganti ko ang lahat ng nasawi. Di ko patatawarin ang sinumang nagkasala. Ang Huda at ang Jerusalem ay pananahanan magpakailanman at tatahan naman ang Panginoon sa bundok ng Siyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Ang puon ay magahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay natutunaw parang pagkit sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso'y magahari ang kagalakan. Ang matuwid ay gawain ay galak ang masusumpong sa maraming kabutihang ginawa ng Panginoon. Ang ginawa niyang ito'y dapat nating gunitain at sa poon ay iukol ang papuring walang maliw. Sa Panginoon magalak, ang masunurit matapat. Magsitayo na po ang lahat. Palad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kaniyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo,
kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Noong nakaraang taon po, ay ating inihayag ang pangunahing tema sa ating Nazareno 2023. Higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Ito po ang pinakabuod ng ating ebanghelyo sa araw na ito. Kung muli nating babalikan ang pagbasa, may isang sumigaw sa karamihan upang parangalan ang kaniyang ina. Subalit sinabi ni Jesus Nazareno, na bagamat mapalad ang kaniyang ina dahil ngay siya'y naging anak niya, ay higit namang mas mapalad ang mga taong tatanggap ng kaniyang salita upang tuparin ito sa kanilang buhay. Sa kanila ang Panginoon at sila'y dadali nila sa kanilang mga puso. Kaya nga po minsan ang sinabi ni Apostol San Pablo na dahil sa ating pakikiisa at pananampalataya kay Jesus Nazareno na maging kabilang tayo sa lahi ni Abraham at tayong lahat na nanalig kay Kristo ay magiging tinatawag na tagapagmana ng ipinangako ng Diyos. At kung tayo ay may pananampalataya kay Jesus Nazareno, nararapat lamang marunong tayong makinig. Bakit kailangan nating makinig? Dahil maraming bagay ang hindi pa natin alam. At una, kung tayo'y marunong makinig, sa pamamagitan ng pakikinig, tayo ay natututo ng maraming bagay. At kaya ang una nating dapat gawin ay ang pakinggan ang mabuting balita ng kaligtasan. Pakinggang mabuti ang salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ang ating magiging gabay at patnubay sa ating paglalakbay patungo sa kaharian sa langit. At ayon na nga po sa sulat mula sa mga Hebreo na ang salita ng Diyos na ating pinakikinggan at isinasabuhay ay tunay ngang buhay at mabisa. Ang salitang ito na ating ninanamnam ay mas matalas kaysa alinmang tabak na sa magkabilay may talim. Ang salitang ito ng Diyos ay tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at ng espiritu, ng mga kasukasuan at ng ating mga buto. At ang salitang ito ng Diyos ang nakakaalam ng ating mga iniisip at ang lahat ng binabalak ng tao. Kaya naman mga kapatid kay Kristo, kung tayo ay makikinig ng salita ng Diyos, tayong lahat tunay ngang lalago sa ating buhay pananampalataya. Kung tayo ay makikinig sa ating Panginoon, hindi magiging mahirap ang ating paglalakbay sa lupa. Kung tayo ay makikinig, palagian nating madarama ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Sa panahon po ngayon, inaagaw na ng makabagong teknolohiya ang pagkakataon natin na lubusang makinig sa salita ng Diyos. Kung mapapansin po ninyo,
Sa pagising natin sa umaga, napakaraming tunog ang ating maririnig. Napakaraming musika ang pwede nating pakinggan. Magbukas ka lang ng iyong gadgets, sari-saring tinig na ang maaaring mag-anyaya sa inyo upang sila'y inyong pakinggan. Subalit magandang itanong natin sa ating mga sarili sa pagkakataong ito, sino ba ang totoong pinakikinggan ng aking puso? Kaninong tinig ba ang tunay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan? Kaninong tinig ba ang magbibigay sa atin ng lubos na kaginhawahan at kagalingan? At kung ikaw ay nakikinig, isa lamang ang dapat na sagot mo. Yan ay walang iba kung hindi ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, na sa kaniyang tinig ay nakapanghihilom, na sa mga tinig ng Panginoon nabubuo ang ating pagkatao. Kaya nga't ang panalangin natin sa mga sandaling ito, Nuestro Padre, Jesus Nazareno, turuan mo kaming makinig sa iyo upang ang buhay namin magkaroon ng tamang direksyon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Magsitay na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nabigyang buhay ng pananampalataya at katapangan ni Maria, dalhin ang ating mga pananalangin sa Diyos Ama. Sa bawat kahilingan, ang atin pong itutugon, Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa paggabay ni Maria, ang mga pinuno ng simbahan naway akayin ang bayan ng Diyos para sa higit na mapalapit kay Kristo sa pamamagitan ng kanilang pagpapapahayag at halimbawa, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Katulad ni Maria, naway tanggapin natin ang salita ng Diyos sa ating puso at tumugon dito ng may buong kabukasan ng kalooban, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa pagsunod sa mga halimbawa ni Maria, naway magawa ng mga ina ang kanilang tahanan na maging pook na puno ng pagmamahal at kabanalan, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Sa tulong ni Maria, naway tingnan ng Diyos nang may habag ang mga may sakit, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ang mga yumaon naway magsaya sa walang hanggang kaligayahan na kasama ni Maria at ang mga banal, manalangin tayo. Panginoon, maganap nawa sa amin ang iyong kalooban. Ama naming nasa langit, pinili mo si Maria upang maging ina ng iyong anak. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng kaniyang pananalangin na mapahalagahan namin ang mga alaala ng kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Sa'yo, Ama, ito'y
awitin iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa at dugo ng iyong anak. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihin niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin. Ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, San Lorenzo Ruiz de Manila at San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin na kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo, narito ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa ako ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen, pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad si bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Sa tuwing ika'y namamalas, o aking Jesus, pag-ibig ko sa'yo'y nagniningas, diwa'y nabubuhayan, aking nababatid, pag-ibig mong lubos, pagtatangi mo sa akin bilang iyong kaibigan. Bagamat kapisan nito ang iyong panawagan, nalimutin ang sarili, buong laya yaring sakit, anong tamis o kaigaan, pagkat ito'y landas tungo sa'yo kaharian. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, magdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan may bubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. O Jesus kong minamahal, pagkain ka't inumin ng napapagal, magdurusa man ang iyong kalis, kapanatilihan ay bubli. Ang aking nais, makapiling ka sa bawat saglit. Available na po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, we wish kam po ang lahat ng banal na tubig. May nakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at pambansang dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama
ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makampanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.